Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. Good morning sa inyo lahat. Kumusta kayong lahat? Ngayong umaga, papunta ako sa aking part-time job. Saan ako ay isang courier driver. Ng isang malaking company dito sa Canada or international. So, hindi ko alam kung pwede kong banggitin yung pangalan, pero nakita nyo naman sa aking shirt. So, yeah, papakita ko sa inyo kung ano ba ang ginagawa ng isang courier driver. Kung ano ang nangyayari dito, kung gaano kadali, gaano kahirap, gaano katagal. Pang 4 days ko pa lang ito. So, normally bibigay lang sa akin is I think 75% ng our sales na i-deliver ngayong araw. It will takes me like maybe 6 hours to finish it. Kaya, yeah, samahan nyo ako. Subscribe and enjoy our channel. And that ting-a-ling-a-ling bell. Let's do it. A few moments later. Nandito na ako sa location. Magsusuot lang ako nitong aking vest. Vest ba to? Kasi number one yung safety din sa kanila. So kailangan akong magsuot ito. At mamaya dadaan ako dun sa scanner. Dahil nga COVID ngayon, marami mga safety protocol. Kailangan ko natin ng pen. And then ang ating ID. Okay? Meron din tayong face mask. Okay? So, dati to. Hassle lang may face mask kasi ang hirap huminga. Lalo na pag may salamin ka. Nag-fog. Okay? Alis na ako. Mamaya, kita tayo mamaya. Okay? Doon na tayo sa truck. Yung sunod na video. A few moments later. Nasa truck na ako, loaded na siya ng aking mga i-deliver para ngayong araw na to. So, yeah, hindi ko i-detailed sa inyo kung paano ba kasi syempre may privacy din tong kumpanyang to at baka mawalan ako ng part-time job kapag ni-reveal ko. So, yeah, papuntan tayo sa ating first stop. 12 seconds later. Hi guys. So, tapos na yung aking first and second stop. Wow! Punta tayo sa third stop. Apartment type yung nililibiran ko ng I think apat na parcels yun. Medyo nakakapagod lang pag apartment kasi kailangan pumunta sa kung saang floor sila nakatira. Anong floor yung unit nila. So, ngayon, I think mapunta tayo sa residential area. Ito mga parcels na dinideliver ko. Ito yung magagaan. May mga bibigat na sa likod. Pero hindi ganun kabigat. Sin, ano lang. Kayang-kaya. 53. Medyo tight lang yung parking natin dito. So, dito tayo. I-park. Medium box. Okay. Taba lang, guys. Okay. Next up.
inches later. Hi guys, lapit na matapos isang bag na lang. Sabi nga 12 stops na lang, tapos na ako. 30 minutes na lang yun. Huminto muna ako para kumain, gutom na ako. Tara, kain tayo. A few moments later. So guys, tapos na ako. Naka-deliver ako ng mga around 70 parcels ngayong araw. Yun. 50% pa lang yun na dapat na i-deliver. So, start ako ng mga 11:10. Nag-load kami doon sa station. Niload muna namin yung mga kailangan namin i-deliver, tapos kailangan namin scan, kailangan na lahat ng di-deliver namin ay recorded para may tracing once na na-deliver na. So, yeah. So, apat na bag lang na may mga laman. Basta, nasa 60 plus stops ako ngayon, nasa 70 plus na parcels ang nagawa ko. Ganun lang yung sa courier. Napakadali. Hindi mo kailangan kausapin ng customer. Basta deliver mo lang yung parcels. Sana magkaroon kayo ng idea about sa trabahong ito. Side hustle, not bad. Envelope minsan ang i-deliver mo. May malalaking box pero hindi siya ganun kabigat. As in, marami ka lang lakad. Marami kang akyat, baba ng truck, akyat, baba ng truck, ganun lang. So, yeah, ito yung van namin. That's empty. Tapos na eh. So. Tapos na ako. Pauwi na. Nakapag-check-in na ako sa John Station. So, yeah. Delivered lahat. 100%. Ganun lang. Hindi nakakapagod. As in. Yeah. Then after ng shift mo, pwede ka mag-pick up ng mga parcel. Like, kinakita nyo sa likod. May mga sasakyan dyan na nakapila. So, yun yung mga mag-pick up ng parcels. Pero silang 3 hours to do it. Okay. So, pagod konti pero masaya. Extra money. Bukas ulit. Okay? Bye-bye. See ya.